15 siglo, dumating ang mga Kastila sa isla ng Cebu. Dumating si Magellan sa Pilipinas noong 1521 at nasangkot sa iba't ibang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pinuno at tribo bakit siya namatay sa labanan ng Mactan. At dito na sa miglap ang labanan ni Lapu-Lapu at ni Magellan. Makalipas ang daang-daang taong pananakop ng mga Kastila ay nagkaroon muli ng pag-asa ang bayan ng Makalaya dahil kay Jose Rizal. Lalabanan niya ang mga ito sa mapayapang paraan, ngunit hindi ito nagtagumpay nung siya'y dakpin ng mga Espanyol hanggang siya'y ipinapatay. Ngunit ang rebolusyon ay hindi pa rin natatapos. Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ay makakatulong sa bayan at upang mapagkaisa ang bayan. Ang La Liga Pilipina ay upang maproteksyonan ang bawat isa kung kinakailangan. Lalabanan ito ang mga Espanyol sa mapayapang paraan. Hindi gagamit ng anumang pistol o anumang patalim. Maawa na po kayo! Andres, may masamang balita. Nadakip si Jose Rizal. Ngayong nadakip na si Rizal, papaano na ang La Liga? Tiyak na dadakpin din kayo ng mga private at ang mga sumusuporta dito. Hindi! Hindi tayo susuko. Lalaban tayo. Hindi tayo susuko sa mga Kastila na yan. Andres, kailangan na natin kumilos. Kailangan na natin bumuo ng bagong samahan na magbubuklod sa taong bayan na ito'y lalaban sa mga Espanyol. Kung nais nating makamit ang kalayaan, wala na ibang paraan kundi ang himagsika. Nais ko ipakita sa mga nag-aalis ng karapatan sa tao na mahalin ang bayan na kapag alam natin kung paano isakripisyo ang ating sarili para sa ating mga tungkulin at kaniliwala. Thank you.
Ilan na ba ang makakasabi sa pinsa? 300. Sa buong Maynila? Sa buong bansa. Mukhang masyado yata mabagal ang pagdami ng mga kasapi. Halos isang taon na natin ito ipinalabas. Bakit hindi na lang ito mabuno sa talitan? Dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Mas marami tayong mahihigit kapag ito ang mabuno sa talitan. Padre, ibigin niyo na po ang aming sahod. Meron po sakit ang kanyang anak. Awa! Labis na po ang ginagawa kung pagpapayaran sa amin. Anong klase po, Panginoon, ang meron kaya tula ng halagang buhay namin? Sino ka para pagsalitaan ang pamamalakad ko? Wala kayong awa! Dakpin ang taong yan. At patay! Bawa na po kayo! Masyado na ang ginagawang pangalipin ng mga Espanyol sa atin. Kinakailangan na natin umpisan na revolusyon. Ang layunin natin ay magbago. Magbago ang bayan at ibigyan ng kalayaan ng bawat isa. Mayroong patay na si Rizal, paano na sinimulan yung laban? Iniisip ko rin yan. Di man naging matagumpay ang kanya mapayapang pag-ipaglaban. Pero ipagpapatuloy naman natin ito. Ngunit pa paano? Tulad na sinabi ko noon, bubuo tayo na yung bagong samahan. At ito'y tatawagin katipunan. Ang kataas-taas ng kagalang-galangang katipunang anak ng bayan. Kaya ngayon, hindi pa natatapos ang revolusyon. Seguiremos gobernando a Filipinas. Sí, todavía lo somos. Así que te ordeno que mate a aquellos que dorecan a nuestro gobierno. Tayo na may karapatang mabuhay. Tayo na may lakas. At tayo na may karapatang lumaban sa mga dayuhang pinipilit sa kanila ang lupain ito. Dito tayo pinanganak. Kaya tayo may karapatang mabuhay. Uumpisahan na natin ang revolusyon. Kaya kunin ninyo ang inyong mga sedula at kunitin. Halos 300 taon nyo kaming inalipin. Dahil sa hindi pagsunod sa atin ni Bonifacio, ay baka ito ay maging umpisa ito ng maghiwalay sa ating hanay. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan.
pag hindi natin tinanggal si Bonifacio bukod sa ating mga kalaban at Estela, ay baka maging kalaban din natin ang Katipunan. Takpin! Si Andres Bonifacio. Aguinaldo, nabalitaan namin na darating ang mga Amerikano upang tulungan tayo. Oo, nagdeklara sila ng digmaan. Laban, Espanya. Ngayon, muntihin nang natatalo ng mga Amerikano ang Espanya. Nakakamit na rin natin ang independensya. Pero ipagpapatuloy pa rin natin ang revolusyon. Walang umiiyak na mag-isa. Lahat ng mga nauna sa atin ay inialay nila ang kanilang buhay para sa bayan. Pero paano po nilang inaalay ang kanilang buhay? Sa pagsasakripisyo ng kanilang dugo at pawis at talino sa pakikipaglaban.